Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Wednesday. Ikaw, Kavision, na napagalitan ng nanay at tatay ngayong umaga, bakit kaya? Ano na naman ang dahilan? Nangupit ka na naman daw kasi. Ay, nako, umuwi ng umaga. Nako, ang sabi uwi daw ng ano, ng gab na maaga. Umuwi ng umaga. Mali ka ng pandinig, iha, ha? Huwag ganon, kaya nagagalitan nanay at tatay mo, nangungupit ka, mali kang umuwi ng oras ng bahay, tapos kung sino-sino pa mga kasama mong mga lalaki kagabi. Ay nako, wala pa akong kilalang nanay at tatay na natuwa dahil yung anak nila malandi na makatipa. So kung pinagalitan ka na nga, mudra kails mo dahil sa pagkat because medyo some sort of kinda may kasalanan ka, tanggapin mo yun. Tama. Dapat may pagtanggap po tayo sa ating mga kasalanan. Minsan kasi ma-partner, no, may kasalanan ka na nga, hindi mo pa tinatanggap. Tama, naguhugas ka pa ng kamay. Naiinis ako sa ganun, partner. Yung kapag halimbawa, yung alam mo na nga mali ka, pinapaliwanag mo pa. Kapag kaganyan, nanggagalaiti ake. Yung mali ka na nga, hindi ka na lang mag-sorry. Ilulusot diba? Ka pa. Ilulusot mo pa. Yung parang gagawa ka pa ng paraan para i-sugarcoat yung pagkakamali mo, ilulusot mo, di ba? Akala mo yung kausap mo, tanga. Galing sa puso. Di ba? In other words, gagawa pa ng paraan para makapagsinungaling ka pa. Di ba? Hindi ba't gumawa ka na nga ng kasalanan, dinadagdagan mo pa yung kasalanan mo by lying. Totoo diba? Yan. Nagdadagdag ka pa. Yung kwento mo, ginagawa mo pang very intricate. Ginagawa, ang dami ng ano ng kwento mo, chapter. Di ba? So, alam mo, ito yung na-discover ko eh. Importantious po talaga yung marunong tayong maging humble. Tama. And to say sorry. Kapag alam natin na meron tayong ginawa, and ito po ay hindi lang para sa mga anak na may kasalanan sa magulang katulad niya na inumaga na umuwi. Tama. May kasama mga lalaki. Tama. Sabi, gagawa ng project, iba yung ginawa, diba yung mga ganyan. Huwag na pong lumusot. Kapag ka nahuli na, correct. Diba, mag-sorry na lang at umamin. And hanggang nagtatrabaho po kayo, may mga ganyan, magkakaroon din ng mga aberya sa trabaho eh. Pag Tama. Nagkaroon ng aberya sa trabaho, lalong-lalo na kung affected yung trabaho, huwag ka nang lumusot. Huwag mo nang lusutan. Huwag ka na magsisinungaling pa, Kabisyo. Correct. Alam mo, Kabisyo, mas ma-appreciate nung taong nakahuli sa'yo. Mm. Kung magiging humble ka at aaminin mo yung kasalanan mo, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Nagkamali po ako. Hopefully po, hindi na po mauulit. Hindi yung lulusot ka pa. Nakakabwisit po yung ganon. Eh, kadalasan ba naman yung mga nagtatanong, alam na talaga niling sagot. Tama. Kino-confirm lang nila dun mismo, dun sa tao. Alam mo yung kausap mo, yung nagko-confirm, di ba? Yung ano, yung ginawan mo ng kasalanan, di ba? Hindi yan tanga. Tama. Tulad ng nanay mo, hindi tanga yung nanay mo. Di ba? Tulad ng jowa mo, di ba? Ganun din. Di ba? Lulusot ka sa jowa mo na may pinuntahan kang party. Yung pala, may nilandi kang iba. Lulusot-lusot ka, hindi din tanga yung jowa mo. Correct. Bago minsan, magtanong yan, nangangalap na ng ebidensya yan. Kino-confirm niya lang sa'yo, tapos magsisinungaling ka pa. Correct. Ang yabang mo na parang akala mo kaya mo utuin ang lahat. Hindi. Kapag ka, meron kang kasalanan, Kabisyo, umamin ka. Kasi hindi maganda yung gumawa ka na nga ng kasalanan, dadagdagan mo pa yung kasalanan by lying, and lulusot ka pa, nakakabwisit yun. Diba? Tama. So sa halip na matuwa sa'yo yung nanay mo, diba? Or sa halip na patawarin ka agad ng nanay at tatay mo, mas lalo kang grounded ka na. Lalo kang ihigpitan yan. Kasi nga, ano na nga eh, gumawa ka na nga ng kasalanan, nagsisinungaling ka pa, lulusutan mo pa. Diba? Nakakalurky yung ganun. Lalo mong pinapalala yung problema mo, Kabisyo. Simple lamang, mag-sorry and say sorry with sincerity. Tama. Diba? Yun lang naman ang importante doon. Ulit-ulitin lang namin, napakalinaw ng sinabi ng tambalan. Kapag kasalanan mo, simple lamang humingi ng tawad ng galing sa puso. Hindi yung hingi ka ng tawad na may pagyayabang ka pa. Sorry na nga eh. Anong gusto mo? Lumuhod pa ako sa harapan mo? Nakakainis pa yung ganun. Diba? Parang
utang ang na yung ang yabang na parang utang na loob niya pang magsusorry siya sa iyo, di ba? Nakaka-lurky din yung mga ganyang klase mga eksena, nakakabwisit din po. Kung may kasalanan, aminin. Oh, pasensya be na. Be humble hindi and uulitin. Correct. Be humble and admit your mistake. Yes. Ganun 'yun kasi malay mo by admitting your mistake, mas lalo pang baka yung kasalanan mo eh medyo alam mo 'yon na medyo kahit papaano eh mabawasan. Correct. Malay mo maabswelto ka pa kasi marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Madami kasing hindi ganyan eh, 'di ba, partner? Yung hindi sila humble to accept that they have mistakes. 'Di ba? Laging may rason. Laging lulusot. Laging nakakainis sa mga ganun. Ako, siguro kasi partner, baka kasi tayo yung tipong ano, yung pag may kasalanan tayo, aminin. Ako partner, pag may kasalanan ako, aminin ko eh. Simple kasi, lang naman, hindi pa mas maluwag, mas hindi mo hindi mahihirapan ang sarili kasi, mo. Kasi halimbawa, partner, halimbawa, kunyari, nasira mo yung lababo sa bahay nyo. Diba? Lulusot ka pa. Hindi mo sasabihin. Ang dami nang naapektuhan. Diba? Maghahanap ka pa ng itadamay mo minsan. Halimbawa, partner, meron akong kakilala sa bahay nila, sa boarding house nila, nagbara yung toilet. Sorry na po sa mga kumakain niya. So, syempre, ang may kasalanan doon, yung friend ko. Yung friend ko kasi, partner, nahulog niya doon yung sabon. Akala ko nahulog niya yung pustiso doon. Matagal-tagalin yung sabon, matutunaw kasi. Yung pustiso babara. Malaki pa man ang gilagid nito. So medyo malaki yung ano. Hindi, ano, nahulugan niya ng sabon. So simula nung nahulugan niya ng sabon, partner, nahihirapan na itong toilet bowl sa kanyang function. Kasi nagbabara, di ba? So lagi na lang siya nagdadasal na yun nga, yung naisip ko, partner, matutunaw din yan. Di ba? Pero syempre matagal yun. Tsaka bara eh, bara yun. So sa halip na aminin niya yung kasalanan niya, partner, hindi siya, nagtuturo pa siya. Ganyan. Ay, baka so, siya din kanina nung labas ng mga banyo. Yung huli talagang ano, si ano talaga yung nakita ko talaga, ang tagal niya nga dun eh. Baka kasi ginagawa niya na, gumagawa pa ng kwento. So ang ending, partner, nagmalabanan pa. Yung mga ganong klase mga eksena na samantalang kung inamin mo na lang sa una pa lang, baka na pump yun, or baka I don't know kung anong dapat na gawin. Basta sa madaling salita. Sana pinadukot agad sa iyo yun, di ba? Di ba? Kasalanan mo eh. Didukutin mo. Charot. Pero ibig sabihin, ano yun? Sa halip na parang simple lang, ang dami tuloy na nadamay. Totoo yan. Hindi natin alam, nakakalusot natin sa kasinungalingan natin o paggawa ng kasinungalingan natin. Mas lalo po tayong nadidiin at mas lalong nasisira yung imahe natin dun sa tao. Unlike kapag nag-sorry ka na lamang, oo, titignan niya yung pagkakamali mo, pero matutuwa din sa'yo kasi marunong at tumanggap ng pagkakamali. Oo, yun diba? Yung dapat natin matutunan, mga kabisyo, that if we make mistakes, kapag ka nagkaroon po tayo ng pagkakamali, marunong po tayong tumanggap ng pagkakamali. Yes. Siyempre, feeling ko, partner, automatic reaction yun yung magiging defensive ka eh. Diba na parang ano, idedepensa mo kagad yung sarili mo, pero hanggang kailan ka dedepensa kung alam mo namang kasalanan mo. Huwag mo sanayin yung sarili mo na ganyan. Bad habit yan. Diba? Again, learn to admit your mistake. Simple lamang. Oo, kaya namin sinasabi, and learn to say sorry. Oo, kaya namin sinasabi ito ni Chipper, ang dami na po namin pagkakamali. Diba? At ang dami na rin namin mga naging kasinungalingan sa mga buhay namin. And we learn from it. Oo, at narealize namin, pag sinungaling ka pa ng sinungaling, lusot ka pa ng lusot, mas lalo ka madidiin eh. Mas lalo ka mababaon. Eh, might as well, aminin mo na lang yung kasalanan mo at harapin mo yung consequence ng ginawa mong kasalanan. Tama! Ganun lang yon, ha? Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po, nalulungkot ako dahil meron po ako nakita na text message. Hindi ko shinare. Meron po ako nakita ang text message na para sa akin, medyo sweet, sa phone ng daddy ko. Mm-hmm. Hindi naman po yun yung number ng mommy ko. Mm-hmm. Hindi ko lang po akalain na posibleng magkaroon yung daddy ko kasi simple po lang po yung daddy ko eh. In fact, sobra niya pong tahimik. Lagi lang po nagsisilbi sa aming mga anak niya at sa kanyang misis na aming mommy. Hindi ko lang po talaga akalain na pwede pala siyang makipag-textmate sa iba. I hope Nicole and Chris, textmate lang po ito. I am 18 years old and I feel so disappointed. Ano po ba ang dapat kong gawin? Do I tell my mom? Mm-hmm.
Okay, ako gusto ko malaman kung ano yung klase ng sweetness na sinasabi mo sa nilalaman ng text. Ko ang kasi pwede nating sabihin na sweet yung batiin ka ng good morning, good night, don't skip your meal. Para sa akin sweet 'yon. Pero para sa iba hindi rin naman. Oo nga. Diba? Ay, okay, pero pag may nag-text sa akin ng asawa ko na don't skip your meal, sabi ko talaga. Kaya alam niya kung makaskip ka ng meal. Diba? Kasi, halimbawa, depende nga, subjective to eh. Oh, kasi sabagay, meron akong mga friends na ganun lagi yung message sa akin. Actually, GM siya. Okay. Pero pag uso pa ba yung GM? Pero pag nabasa, malamang siya ng girlfriend ko, magagalit siya. Katulad ng, example. Good morning, don't skip your meal, have fun today. Mga ganun lagi. Ako, siguro subjective nga. Kasi yung have fun today, pwedeng ano eh. Pwedeng okay lang kasi have fun today. Pero yung don't skip your meal, pang-jowa yun eh. Diba? Kaya depende anong klase ng, ano yung content. Kasing sweet message. Oh. Pero feeling ko partner, baka para maapektuhan siya. Mm-hmm. Baka, not the usual. Oh, salamat sa paghatid mo. Sana bukas ulit. Oo, yung mga ganon. Ang sarap mo talaga magtimpla ng kape. O yan ako. Nagustuhan ko yung hagod mo kahapon. Pag ganyan yung mga ganyan ang mga mensahihan, nako, eh, talagang medyo nakaka-nervous talaga ng ever so slight. Diba? Correct. So, bilang isang, ito yung sinasabi ko po eh, kayo mga mister, kayo mga misis na nag-iisip na mambabae o manlalaki, lagi nyo tatandaan, you have children who are watching. Correct. Lalo pa if you have kids, okay? Kung walang kids, hindi ko naman sinasabing okay lang. Mm-hmm. Hindi rin okay, diba? Mm-hmm. Kasi nag-commit na kayo sa isa, so dapat hindi kayo mga bet, diba? Correct. Pero lalong-lalo na pag meron kayong mga kids. What if your daughter adores you to death? Diba? Ikaw ang pinakamagaling na tatay. Wala nang hihigit pa sa'yo. Loading-loading ka para sa kanila, diba? Ikaw yung pinaka-pet malung daddy of all daddies. Father's Day, ikaw yung pinakamalupit sa lahat. Ganun. Diba? Sobrang kami pinagmamalaki sa mga kaibigan, sa you classmates, know my sa daddy, mga teachers ganyan. Nila. You know my dad? Alam mo yung tatay ko? Ganun. Diba? Oo. Puro ganun. Tapos malalaman niya na bababae ka. Isipin mo na lang yung magiging epekto nito sa kanya emotionally. Correct. Kapiso, kaya mo yun? And then, para lang sa sarili mong kakatihan. Diba? Kati-kati match, nakaka-lurk. Nakakatakot yung ganyan. Kung tinatanong mo, dapat bang malaman to ng nanay mo? Of course, kailangan niya man. She has the right to know. Correct. Kung ano yung ginagawa ng tatay mo. Baka, at saka para magawa niya ng paraan. Diba? So ngayon pa lamang, ma... Kasi itin ka na rin naman I think ka. Pwede na rin naman parang... May judgment ka na rin kahit papaano, diba? Hindi mo kaagad, siguro ang pwedeng atake mo sa mommy mo is, hindi po ako sure. Mm-hmm. Mas maganda po kung sure tayo. Parang ganyan. Yan, diba? Yan. Pero meron po kasi ako nakita mommy na na text sa kay daddy. Mm-hmm. Galing po kay Ronald. Ang sweet po nila ni Ronald. Ano na to, mommy? Alam na this ba? Diba, parang tatanungin mo, ano po yun? Bakit po ganun? May nangyari po ba na hindi natin alam? Or ganun lang po ba talaga mag-text yung mga ka-opisina ng tatay ko? Yung mga ganun-ganun ba? Tama si Chuper, your mom deserves to know. Kasi kung hindi pa nalalaman ng nanay mo or baka nakakaramdam yung nanay mo pero hindi pa, wala, nangangala pa lang siya ng ebidensya, ito na yung isa sa mga ebidensya. Tama. Yun na sinasabi natin mga kaibigan, kung maayos po ang takbo ng pamilya ninyo, di ba masaya kayo ng mga anak mo, masaya kayo ng asawa mo, huwag kang gagawa huwag kang kukuha ng bato na ipupukulma sa ulo mo kasi magiging cause ito ng sakit ng ulo mo. Tama. Di ba? Huwag kang gagawa ng paraan para masira ang maayos sa buhay ng pamilya mo. Mm-hmm. Kasi kawawa kayo dito pare-pareho pagdating ng huli, lalong-lalo na ang mga anak mo. Correct. So, itigil mo na yan kung nagbabala ka na makiapid kung kani-kanino o entertain ang kung sino man para masira ang relasyon ninyo, huwag mo nang ituloy pa o huwag mo nang simulan pa. Tandaan, your child is watching. Yes. So, ulitin namin dun sa kabisya natin na nag-PM, your mommy deserves to know. So, kailangan sabihin mo sa nanay mo. Kasi mas alam ng nanay mo yung tamang sukat ng pamukpok dyan sa kakatihan ng tatay mo. Yung tamang sukat ng mahiwagang kalaykay na pangkamot sa kakatihan ng tatay mo. Diba? Alam mo, partner, sa totoo lang, kapag nakakarinig ako ng ganyang klase mga kwento, na ang description dun sa daddy is tahimik lang, parang hindi gagawin
gagawa ng ano ng masama. Tapos magugulat tapos ka na magugulat lang, no? Ka na may mga ganun, 'di ba? Nalulungkot din talaga ako kasi parang hindi mo expected. Pero siguro kasi sabi nga diba, nila, 'di ba, partner, silent water runs deep. Mm. Kapag katahimik daw ang isang tao, madami masyado yung ano. And it's more dangerous, oo, sabi nga nila, 'di ba? Correct, diba? Madami yang masyadong itinatago eh. Correct. Parang madami siyang masyadong iniisip na hindi mo alam. Unlike yung mga madaldal, what you see is what you get. Yun, di ba? Pero kapag ang isang tao kasi tahimik, di mo alam kung ano tumatakbo sa isipan niya. Malalim, yan, parang tubig, parang ilog, di ba? Kaya kasi silent water runs deep. Oh, hindi mo alam kung ano ang nasa ilalim kapag katahimik ang malalim tubig, na tubig. Corrected by, parang pag tahimik yung tubig, hindi mo alam kung gaano kalalim yan eh. Oo, pag mababaw, kita mo agad, puro bato pala, di ba? Tama, tama. So, ganun din sa tao. Oo, kaya nakakalungkot. Hindi po talaga porke tahimik. May mga kabatch akong ganyan, partner. Sila pinakatahimik sa batch, pero wag ka. Sila yung mga... Sila unang nakana. Diba? Mga di mo akalain talaga. Magugulat ka na lang pala eh, no? Totoo siguro, inisip ko, partner, baka kasi parang matahimik siya masyado. Tapos, hindi mo alam yung nararamdaman nila eh. Oo, baka, hindi mo maiintindihan basta-basta yung nararamdaman at iniisip nila. Nakakaramdam siguro ng insecurity. Mm. Tapos tahimik lang siya, tapos may nagkakagusto. Meron akong kilala na ganyang partner eh. Na parang ano, parang sabi niya, hindi ko natanggihan. Palibasa kasi, malandi din yung girl. Okay. Yun yung rason niya. Pero itong taong to partner, ganun din, parang tahimik lang. Hindi mo akala yung gagawa ng ano, ng hindi maganda. Oh, tapos magulat-gulat ka na lang, may ganap na sa kanilang dalawa. May ganap. Kasi daw, may malalandi din talaga. Yun din kasi. Meron din kasing talagang mga malalandi na hindi rin titigil. Pero kahit na may mga malalandi friend, 'di ba? Kung ikaw mismo intact yung values mo, ikaw mismo, meron kang respeto sa misis mo, meron kang pagmamahal sa mga anak mo, 'di ba? Kahit gaano pa kalandi 'yan, 'di ba? Tatalikod ka. Tama. Tatalikuran mo 'yan, 'di ba? Nakakatakot mga kabisyo, no? ang tukso talaga sa mundong ito kahit gaano kakatahimik ka, kahit ka feeling mo protected ka ng ano ng values na itinuro sa'yo ng mga magulang mo, pag mga malalandi na ang umatake sa'yo, sira na prinsipyo mo. Gabi, diba? No, mga malalandi na pamasunog sa impyerno. Hindi pa itapad sa dagat-dagatang apoy. Nakakalurk, hindi pa mamatay-matay. Ang sasamang damo kasi. Gravacious, 'di ba? And I'm sure makaka-relate ang napakaraming ano, nagkaroon na ng ganyang klaseng eksena, may babaeng lumandi sa kanilang mga mister. Correct. Ikaw mismo, 'wag mong hayaang sirain ng kung sino man ang maayos sa takbo ng pamilya mo. At ikaw naman na nagbabalak na manira ng pamilya, tigilan mo na 'yan. Oo, dahil hindi 'yan maganda. Correct. Matakot sa karma. Tama. Lagi mong iisipin, kabisyo, what if panandalian lang talaga yung kinakabitan mo. Tama. Tapos ang i-waste mo o ang itatapon mo ay yung lifetime mo together with your family. Correct. Yun yung mawawala, posibleng mawala kapag ka itinuloy mo yan na mag-give in ka sa tukso. Tama. At ikaw naman yung gustong manira ng pamilya, 'di ba? Kung feeling mo challenging para sa iyo yan, ma-challenge ka rin kapag dumating na sa iyo yung karma. 'Di ba? Ka-challenge ba gusto mo? Sakay ka ng roller coaster walang seatbelt. Yun na lang. Ewan ko kung anong klaseng thrill ang ibibigay nun nito sa'yo. Huwag ka na lang manira ng pamilya. Diba? Buhay mo na lang sirain mo. Huwag kang nang aano. Diba, ilagay mo na lang yung sarili mo. Ikaw, meron kang boyfriend o meron kang girlfriend. Tapos ang ayos-ayos ang takbo ng relasyon yung dalawa. Tapos may manggugulo. Diba, may entrang isa. Anong alam mararamdaman mo? Diba, magagalit ka rin eh. Tunay na ang ahas wala na sa gubat. Tama. Ka-Facebook mo na. Nako! Kumari mo pala. Nako! Office mate mo din. Tayo dyan. Hi daw mga kabisyo, ingat-ingat po. Huwag gumawa ng kasalanan nang hindi itapon sa dagat-dagatang apoy. Kapiling at kabonding pa rin yung paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhi ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhi naman iba. Yo! Ang programang walang problema. Station number 1 FM Radio.